pa isang grupo ng mga doktor na naniniwalang dapat mang tanggalin ang mga lockdown sa gitna ng pandemya. Mayroon daw kasing mas epektibong strategy para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Magsasampung buwan nang naka-community quarantine ang Pilipinas mula na magsimula ang pandemya noong unang bahagi ng 2020. Ilang beses nang inulit ng Department of Health at maging ng World Health Organization na mahalagang pagpapatupad ng mga lockdown para mabawasan ang pagkalat ng nakamamatay na COVID-19. Pero ang concerned doctors and citizens of the Philippines naniniwala na dapat nang alisin ang lockdown at payagan ng lumabas sa mga bata at malulusog na tao. Ito raw kasi ang pamamaraan na iminumungkahi ng tatlong public health scientists sa Amerika na sumulat ng The Great Barrington Declaration. Sa ilalim nito, may partikular na grupo lang ng mga tao na kailangan protektahan katulad ng matatanda at mga may sakit. The Great Barrington Declaration is actually trying to make us approach some form of herd immunity in the safest way possible. That's actually the aim of the of what they call the focus protection means of getting there. Sabi pa ni Dr. Agbayani na patunayan sa mga pag-aaral na hindi epektibo ang mga lockdown. Hindi rin naman daw ibig sabihin na kapag wala ng lockdown ay wala nang gagawing protocols laban sa sakit. The numbers of deaths and cases were already dropping down even before lockdowns. And then it's already December, there are more than 22 published studies already which shows it doesn't work. Second, lockdowns are expensive, not only of economy, but if you isolate the sick, you protect the vulnerable, it's enough. It's enough to protect people from dying. Sabi naman ng WHO at maging na ating Department of Health, magkakaroon lamang ng herd immunity kapag karamihan na ng populasyon ay mabibigyan ng bakuna. In other words, herd immunity is achieved by protecting people from a virus, not by exposing them to it. Allowing a dangerous virus that we don't fully understand to run free is simply unethical. It's not an option. Dagdag pa ng WHO, marami pang pag-aaral tungkol sa immunity na nakukuha mula sa COVID-19. Kaya hindi pa rin tiyak kung gaano ito kalakas para maprotektahan ang isang tao sa virus. May iba raw kasi na kahit nagka-COVID-19 na, ay tinatamaan pa rin ulit ng virus. Mahalaga rin daw na mataas ang efficacy rate o bisa ng bakuna para mas maging epektibo ang pagkakaroon ng herd immunity. Pero habang naghihintay ng bakuna, paalala ng mga eksperto, dapat patuloy ang matinding pag-iingat. WHO recommends quarantine, physical distancing, hand hygiene, masks, respiratory etiquette, ventilation, avoiding crowds, and more. This is what countries are proving works every day. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.